Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Karl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung paano ka magkakaroon ng mas maraming prospects. So sa video na to, bibigyan kita ng 5 tips kung paano ka magkakaroon ng mas maraming prospects. Kaya make sure tapusin mo tong video na to hanggang dulo kasi konektado to lahat. Lahat ng mga sasabihin ko. Meron kasi mga networkers na pinapanood yung videos kung di naman nila tinatapos. Tapos nag-wonder sila bakit walang resulta. Eh malamang, di mo tinapos eh. Power ka eh, di ba? Akala mo, makuha mo lang yung something secret na ano, okay ka na. Walang ganun. Okay? Kailangan tapusin mo talaga siya. Okay, so bibigyan kita, once again, 5 tips paano ka magkakaroon ng mas maraming prospects. Okay, may kinalaman ito mostly, hindi siya puro technical lang. May kinalaman ito, importante dito, mas importante is yung mindset. Okay, kaya tip number 1, ito ay palagi mong tatandaan, lahat ng tao ay prospect pero hindi lahat sasali. Okay, isa to sa mga bagong recently na, actually hindi siya bago, updated na na-realize ko. Kasi meron akong tinuturo na na hindi lahat ng tao prospect. Mali pala ako doon. Mali pala yung sinabi ko. Mali pala yung pagkakasabi ko. Pero yung context tama naman. Mali kasi lahat ng tao prospect. Pero hindi lang talaga lahat sasali. Lahat ng tao pwede mong alokin ng business mo, pero hindi lang talaga sila lahat sasali. Hindi mo talaga malalaman. Most of the time, hindi mo talaga malalaman kung sasali sila o hindi unless i-alok mo na. So lahat ng tao prospect, pero hindi lahat sasali. Kaya huwag mo expect na lahat ng aalokin mo sasali. Hindi mangyayari. Hindi lahat ng tao sa mundo sasali. Or mas maganda kung sasabihin ko na hindi lahat ng tao sa mundo sasali agad. Okay, may mga tamang time para sa kanila. And yung iba naman, nabuhay na matay, hindi naman nag-networking. So meron talagang mga hindi sasali. Okay? So yun yung tip number 1. Tip number 2 is mag-focus ka lang dun sa mga interesado. Kaya mo nararamdaman na parang walang prospect or parang ang konti ng prospect kasi naka-focus ka dun sa mga nagre-reject sa'yo. Naka-focus ka dun sa mga sinisinzone ka, naka-focus ka dun sa mga hindi pumapansin sa'yo, mas marami talaga yun. Kasi kukunti lang naman talaga yung magkakaroon ng interest sa negosyo eh. Depende rin sa strategy na ginagawa mo, huwag ka mag-focus dun. Katulad nung nabanggit ko sa first tip, di ba lahat ng tao ay prospect, hindi lang talaga lahat sasali. So kung ang focus mo ay dun sa mga interesadong tao lang, makikita mo mas marami yung prospect. sa totoo lang, hindi naman talaga siya technical. Simple shift lang ng mindset. Halimbawa, nagwa-basketball ka, ang binibilang mo lang ay yung shoot mo. Di ba? Yun lang nakikita mo. E di, nakikita ng utak mo, madami kang nasushoot. Ay, hindi mo binibilang yung mintis. Ang binibilang mo lang yung mga shoot. So parang ganun din sa network marketing. Shoot ka lang ng shoot, tira ka lang ng tira, ang bibilangin mo lang yung magshoot. Wala ka nang pakialam doon sa magmimintis. Wala ka nang magagawa doon eh. Diba, i-try mo na lang ng ibang angle, try mo na lang ng ibang posisyon, try mo na lang ng ibang technique sa pag-shoot as long as hindi ka tumitigil ng pag-shoot. Parang ganun lang rin kasimple. Simple shift ng mindset. Focus ka sa mga interesado lang. Huwag mong bilangin yung ayaw. Ayaw na nga nila eh. Diba, hindi sa kumbaga ulitin ko, another analogy, basketball ulit. Diba, ang binibilang naman sa, usually sa sports, hindi lang naman basketball, ang binibilang na points ay yung shoot, hindi naman yung mintis eh. May alam ka na bang may alam ka na ba na isa NBA na laro or even sa PBA na laro na ang mananalo ay kung sino yung may pinakamaraming mintis? Anong point, diba? Kaya nga ginawa yung basketball. Kaya nga siya basketball kasi kailangan mong ishoot yung bola dun sa basket. Yun ang binibilang. So doon ka mag-focus. Ikatlo, huwag kang titigil sa prospecting. Huwag kang titigil sa inviting. Katulad nung nabanggit ko na analogy kanina, shoot lang ng shoot, tira lang ng tira. Okay, try lang ng try. Every try mo, adjust ka, try again, adjust ulit, try again, nag-shoot, tuloy mo. Di ba? Tuloy-tuloy mo, mag-shoot ulit, tapos nagmimintis na, adjust ka ulit, try ulit. Huwag ka lang titigil kasi ang prospecting walang katapusan yan eh. Sa 6 years ko sa network marketing, hindi naman ako tumigil ng prospecting kasi yun yung lifeblood. Even though nagbebenta ka lang, nagpo-prospecting ka pa din. Alam mo ba yun? Diba? Yung iba kasi ang iniisip, hindi na ako mag-recruit kasi ang hirap mag-prospecting, ang hirap mag-inviting. Magbebenta na lang ako. Nagpo-prospecting ka pa rin. Okay, nagpo-prospecting ka pa rin, naghahanap ka ng mga taong gustong bumili ng product mo, pares pa rin yun, nagbebenta ka pa din, nagpo-prospecting ka pa rin. Pinagkaiba lang, binibenta mo is yung result ng product, sa networking ang binibenta mo is yung time and financial freedom. Pero nagbebenta ka pa rin, nagpo-prospecting ka pa rin, nag-i-invite ka pa rin. Kasi pagka na-achieve mo yung goal, no, nakabenta ka, nakapagpasali ka, di ba pares lang, kikita ka din. Walang katapusang prospecting yan. Okay, kung gusto mo na patuloy na may pumapasok na
income sa business mo, walang katapusan na prospecting, walang limit. Okay, mali yung mindset na mag-i-invite lang ako ng ganito kadami. Tapos, pag hindi nag-work, ayaw ko na. Kung ganun ang inisip mo pagdating sa networking, huwag ka na mag-networking, magtrabaho ka na lang. Ika-apat, hindi na uubos ang tao. Okay, kaya huwag ka titigil sa prospecting kasi hindi na uubos ang tao. Every single day may nag-18. Dito pa lang sa Pilipinas, huwag na natin ilabas sa ibang bansa, sa mga dayuhan, sa mga foreigners. Pilipinas pa lang, every single day may nag-18, every single day may bagong panganak. So, hindi na uubos yung tao, hindi na uubos yung prospect. Okay, paulit-ulit ko na ito nabanggit pagdating sa mga prospecting na hindi talaga sila nauubos. Kasi for 6 years, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin prospect. So hanggang ngayon, so hindi talaga nauubos. Ang dami pa rin namin prospect. Ang pinagkaiba na lang is yung pagdating sa prospecting at saka inviting strategies. Meron naman akong ginawang video regarding doon sa prospecting at saka sa inviting technical. Doon ako nagbigay ng in-depth kung paano ka mag-invite, anong gagawin mo. So hanapin mo na lang dito sa YouTube channel ko paano mag-invite. Meron ako mga ginawang videos, technical talaga yon. Doon ako nag-detailed kung paano ka mag-invite. So hindi naubos yung tao, huwag ka lang titigil sa pag-invite. At ikalima, mag-try ka ng different prospecting strategies. Try ka ng iba't ibang klase ng strategies as long as ethical. Okay? As long as ethical, try ka ng iba't ibang prospecting strategies. Kasi marami naman eh. Pwede kang kumuha sa upline mo, pwede kang kumuha dito sa YouTube ko, pwede kang kumuha sa iba. Mag-try ka lang na mag-try. Ang goal lang naman is maka-prospect ka, maka-recruit ka. Diba? Maka-prospect ka, maka-invite ka, maka-recruit ka. Yun ang goal. Mag-try ka lang ng iba't iba. Huwag kang umasa sa iisa lang. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung effective. Kasi pwedeng yung mga ginagawa ko effective sa akin, pero pag ginawa mo, hindi effective sa'yo. So, kailangan meron kang ibang ways para malaman mo kung ano yung sasakto para sa'yo. Kumbaga, yung strategy parang damit. Diba? For example, itong damit ko, itong Ethical Nation. By the way, for sale ito. Hanapin mo yung link sa baba. Okay, itong Ethical Nation, binigay ko sa'yo. Pwedeng masyadong maliit sa'yo or pwedeng masyadong malaki. Pero seldom or madalang na sumasakto. So ano yung gagawin mo? It's either pag masyadong maliit sa'yo, tatastasan mo, di ba? Yun yung tamang term. Tatastasan mo para lumuwag. Or kung masyadong malaki sa'yo, patatahian mo para mag-fit. Pagdating sa strategies, ganun din. Kung ano man yung mga binibigay ko na strategies sa'yo, i-adjust mo yan para mag-fit, mag-tailor fit sa'yo. Subukan mo. Kung ano yung mag-work sa'yo, ituloy-tuloy mo na. Okay, so I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. And make sure, apply mo agad lahat ng mga natutunan mo. Kung may mga gusto kang itanong, i-comment mo lang sa ilalim nitong video na ito. Mali mo, ma-feature ka sa kasunod ko na video. Mabigyan kita ng shoutout doon. Tanong ka lang, comment ka dyan sa ibaba. And kung nagustuhan mong video na ito, make sure i-like mo siya and i-share mo sa mga tao, sa mga downlines mo, or sa mga kaibigan mo na networkers na nahihirapan pagdating sa prospecting. Okay, nahihirapan sila kasi konti yung prospects nila. At kung hindi mo pa na-access yung Walang Paweran Bootcamp, makikita mo yung link sa description ng video na ito. Libreng training na ginawa ko para sa mga networkers na nahihirapan sa business nila. Kung ikaw ay 3 months, 6 months, 1 year and above na, pero hindi ka pa rin masaya sa resulta na nangyayari sa'yo, kapag sinusunod mo naman lahat ng mga tinuturo sa'yo ng uplines mo, pero bakit ganun? Wala pa rin. Kinopia mo na lahat. Wala pa rin. Diba? At kung tinuturoan ka ng mga unethical strategies, yung nagtataka, yung napapaisip ka, nagtatanong ka sa sarili mo kung dapat ko ba talaga itong gawin? Okay, para sa'yo yung Walang Power ng Bootcamp. Kasi marami akong nireveal na sikreto doon ng mga controversial na sikreto doon. Sigurado magugulat ka kapag nalaman mo. Okay, click mo yung link sa video sa ilalim ng video na to, sa description. Walang Paweran Bootcamp, libre lang yung access doon. So once again, this is Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.